Hello, hello mga KPS. So ngayon, nandito uli ako. So talakayin natin uli yung iba't ibang uri ng kumpanya. Episode 2. So pag-usapan natin naman ngayon yung packaging company. So yung company ko dito sa Korea. So ipapakita ko sa inyo maya-maya yung mga iba't ibang klase ng makina at yung mga product na ginagawa namin dito sa kumpanya. So sa lahat ng mga waiting ng EPIs dyan sa Pinas o yung mga aspirant, so kapag may nakita kayong pujang sa dulo ng inyong kontrata o yung sa name ng company nyo is ano yun, packaging company. It's either cartoon packaging or wood. So kami, wood packaging company. So pinapacking namin yung mga tangke. So yung mga tangke, and then yung mga beam ng bahay, di-deliver siya kung saan sang bansa. So kalimitan trabaho ko sa labas ang aking trabaho. So kapag winter, so damang-dama yung lamig, so kapag summer, damang-dama naman yung init. So ngayon papakita ko sa inyo, so ililipot ko yung sa aking kumpanya. So check us out. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga iba't ibang klase ng machine dito sa aming kumpanya. So magbabike tayo. Medyo malaki kasi yung company namin. So yung ginagawa namin dito is packaging company. Ayan, so makikita nyo yung mga beam na yan. So yan yung pinapacking. Nilalagyan siya ng yan, mga kahoy sa ilalim, para hindi siya lumapat sa flooring ng semento o ng mga paglalagyan. So ngayon, dito yung isang makina. So ito yung para siyang power saw. So dito kinakat yung mga big size. So yung mga about 200mm pataas. So ayan. So binababa siya pag gagamitin. So para siyang power saw. So ngayon, dito naman yung bandsaw. Yun, yung small bandsaw. So dito ginagawa yung pagka-curb ng mga kahoy. Yung ginagamit namin sa tangke. So kapag magka-curb kami ng malalaking kahoy, yung R na siya tawag. So yun yung ginagamit namin. So yun yung small bandsaw namin dito. So yan, kung makikita nyo, so napakaluwang ng aming company. Kung di ako nagkakamali, mga dalawang soccer field siguro to. Malaki. Paano masabi? Oo, sobra pa. So yan yung mga stock naming kahoy. So yan yung ginagamit sa paggawa ng paleta. So yan yung aming delivery truck. Ngayon, dadalhin ko kayo dun sa aming putulan ng kahoy. Yung tinatawag nilang Chadangi. Okay, so ito siya. So yan, yan yung makina. So dito pinuputol yung mga mahabang kahoy, yung mga gagamitin sa paggawa ng paleta. So pwede ka magputol dito hanggang 4 na sizes. So yan, so adjustable siya. So pwede siyang i-adjust. So yan siya. So pwede siyang i-adjust. So ina-adjust lang siya. Magpuputol kayo ng iba't ibang sizes. So yan yung vacuum. So pinapagana yan once matatakbo yung makina, para masipsip yung mga sawdust ng kahoy. So ayan, so yun, makikita nyo, yan yung aming chadan, putulan ng kahoy. Okay, so punta naman tayo dun sa kabila. So doon naman pinuputol yung mga kailangan pag may order sa aming box. Ayan, so kailangan natin magbike kasi malayo yung lugar. Pero isang company lang to. So medyo malaking kailangan namin isa kasi nga marami kaming mga kahoy gagamitin sa paleta sa pagpapacking. Ayan, so makikita nyo. Ayan. So medyo malamig na ngayon dito. Mag-autumn na kasi. So pasok tayo dito. So ayan, so makikita nyo yan. Yan yung nagamit namin putulan ng plywood. Ayan, so pinapatay yung plywood yan, din pinuputol. Ayan siya. May nakalagay na basura.
So ayan siya. So ayan, may blades, so yung plywood. So, ito yung na-adjust lang ko. Ayan. Hihitin mo lang siya, i-adjust na. Kung anong sizes yung kailangan. So ito naman yung isang makina na ginagamit namin upang makapag gawa ng ganito. Ayan. So ginagamit siya sa paleta. So itong kahoy na to is pangilalim. So kaya mayroon siyang butas na ganyan. Sundutan siya ng forklift pag a-assembly na yung paleta. So ayan siya. So dyan siya ginagawa sa makina na yan. Pupunta naman tayo dito sa putulan ng mahaba. Mahabang kahoy. Ayan. So, makikita nyo. So hinihila to. Ayan, lalabas yung blade. So pwede kayong mag-cut dito ng 100 until 150mm na kapal ng kahoy. So yung mga sosobra dito sa 150, so doon namin kinakat yung semi power so kanina. Makikita kung nakita nyo. So lapit tayo dito. So ito naman yung putulan ng block. So yung tinatawag na yung parang square siya na kahoy, ayan. So makikita nyo mahaba. So dyan siya dadalhin, dyan siya ikakat. So yan siya, ayan yung makina. So ipapatong dito sa conveyor yung kahoy dyan. And then, dadalhin doon. So, ikakat mo siya manually. So, ihilahin mo to. Every cutting is, ipipress mo to. Then, malalaglag siya doon. Then, directed din sa conveyor, pataas. Then, may ipon siya dito sa misako. Ayan. Pag napuno na yan, so, tatanggalin siya gamit ang forklift. So, yun guys. So, nakita nyo yung mga ka-EPS. So, nakita nyo yung iba't ibang klase ng makina dito sa aming kumpanya. So, yung company namin is gumagawa siya ng paleta ng box, wooden box, crate box. So, di-deliver namin sa iba't ibang kumpanya dito sa Korea. So, gaya ng Hyundai, LG. So, yung mga customer namin. So, ayan. So, makita nyo, napakalaki ng aming kumpanya. Ayan. Siguro more than 3 soccer fields siguro to. Kasi kalaki. So, ang dami rin building. Ayan, 4 building. So, ngayon, dadaling ko naman kayo dun sa patuyuan ng aming mga paleta. So ito siya. So yan. So diyan pinapasok yung mga paleta after na matapos. So para mawala yung tubig o yung kasi basa pa yung kahoy. So kailangan bago namin i-deliver. So tuyo na siya. So, kaya diyan pinapasok siya diyan para ma-dry. So yan yung drying area namin. So, isasara siya. So magbubuga ng init para ma-dry yung mga paleta. Yan o, so kinakailangan talaga natin mag-buy. So para mabilis. Kasi nga maluwang yung ating yung aming kumpanya dito. So itong next machine is yung putulan ng plywood. So ito yung automatic. So ayan. Yan yung automatic plywood. Plywood cutting. So tinatawag rin siya na ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta may ganyan din sa company ko dati sa Pinas. Yan. Hindi na siya bago sa akin. So ilalagay yung plywood dyan, so ipapasok and then ikakat. Automatic siya kung ilang sukat yung puputulin mo, ilang piraso, so ganyan. Papasok mo lang siya dyan. So pasok tayo sa loob. Medyo madilim na. So yung sasabi ko sa inyo kayo ng crate box. So ayan siya. Ayan, mga finish na. Isang Pinoy lang yung gumagawa niyan. Ayan, nakapalit mga box na yan. Yan siya yung nagbubuo. Mamaya silipin natin yung kwarto niya. So, andito tayo sa loob. Ayan, so yung aming delivery truck. So, yun yung mga paleta. So, napakarami. Napakarami naming stocks. So, ayan, yung mga paleta. Dami namin stock na paleta. So yung ginagawa namin paleta rito is dalawang klase siya, no? Isang block pallet. So ginagamitan minsan ng plywood and then yung paleta na kahoy with yung panje na tinatawag nila. So ayan. So yan siya yung paleta. Ayan. So yung sinasabi ko naman sa inyo yung block pallet. So ito yun. Ito yun siya. Yan.
So bakit siya black palette? Kasi nga ito. So may mga black ang tawag dyan. Kaya black palette. So meron siyang pandit. So kanina doon ko sa machine na tinuro, doon siya kinakat ito. So maliliit na ito. And then ito, yung pa-horizontal, saka pa-vertical na kahoy. Doon siya kinakat sa may yung apatan na cutting machine. Yan, so dito siya ina-assemble. Ito yung area na-assemble ng crate box. Yan. Yan siya ina-assemble. So isang Pinoy lang yan yung nag-gumagawa dito. Saka isang Korean na babae. Silipin nga natin kung anong ginagawa nito. Silipin natin. Ilan tao? Saan nagpunta? Ito pala yung hinahanap ko. Ayan. Hinahanap ko sa kwarto. Yan yung nagawa ng crate box. Yan. Matabang yan. Ayan. Buisit, may bisita. Ay, umunod ka sa vlog ko. Ayan o, yung hinahanap ko kanina. Yan yung nagawa ng crate box. Pag-alagala siya. Okay yan, so mga ka-EPS, so nakita nyo na yung aking kumpanya. So yan yung ating episode to ng iba't ibang uri ng kumpanya. So yung packaging company. So nakita nyo yung iba't ibang klase ng makina na pwede nyo datnan kung sakaling mapupunta kayo sa packaging company o dun sa sinasabi nilang Pujang Company. So yan yung mga makina na pwede nyo datnan. So paggawaan ng paleta, wooden box, packaging sa labas ng mga tangke, ng mga beam ng bahay, ng iba't ibang klase ng metal. So yun yung aming trabaho dito sa Korea. So yun lang guys. So sa next time, episode 3 na tayo. So ibang company naman yung ating ipi-features. So para nun sa ganun, at least kung matapos ko yung kontrata ko dito sa Korea, so ma-features natin lahat ng kumpanya. Para nang sa ganun, yung mga waiting ng EPI, aspirants. So sana kung mapanood nyo to, so makakuha kayo ng information, so hindi kayo mabigla sa mga kumpanyang dadatnan nyo rito sa Korea. So yun lang, so salamat sa panonood at don't forget to subscribe my channel syempre, para updated kayo sa mga vlogs ko. Click nyo yung bell dyan sa baba. So thank you again and mag-iingat palagi mga ka-EPS.